emperador at hari ng Pilipinas, tunay na pinuno ng Inglaterra at bansang Espanya. Kandidato bilang pangulo sa halalang 2022 ang kanyang kamahalan at kataas-taasang si Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian. Pinaniniwala ang mayroong mga 1 trilyong toneladang ginto na minana mula pa kay Haring Solomon na sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng 900 octadecillion US dollars, sapat na upang bilhin ang buong mundo. Matulungan kaya ng hari ang mga Pilipinong naghihirap kung mananalo ito sa pagkapangulo? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo ba? Sino ang hari at emperador ng Pilipinas? Mula nang kumalat ang nakahahawang sakit, halos 2 taon na ang nakalilipas, ang paghihirap sa bansa ay tila hindi na makayanan ng mamamayan. Ang susunod na halalan sa taong 2022 ay isang kaganapang maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa mga nagdurusa. Isa sa mga naunang nagparehistro bilang kandidato ay ang kataas-taasang hari at emperador ng Pilipinas, ang kanyang kamahalang si Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian, kilala ng marami sa codename na TVM LSM666. Ang mga initials na ito ay ang pangalan ng account na nagmamayari ng toneladang ginto sa iba't ibang bangko. Sino si Haring TVM? Bakit hindi nating hayaang siya mismo ang magpakilala mula sa kanyang Affidavit of Identity and Ownership? Ayon sa emperador, siya ay anak ng dating pangulong si Ferdinand E. Marcos sa unang asawa raw nito na si Enemicia Cruz Villamor, ang prinsesa ng Espanya. Pinakita sa larawan ang mga patunay na totoo ang kanyang salaysay. Bukod doon, nagpakilala din ito bilang apo ni King Ferdinand VII, hari ng Espanya, na makikita rin sa mga larawan. Binanggit ng kataas-taasang hari na siya ay pamangkin ng bayaning si Dr. Jose Rizal at sinabi na nung namatay si Rizal taong 1970, siya ang sikretong naging pinuno ng grupong Jesuits ng Vatican bilang Superior General of the Society of Jesus o ang tinaguriang Black Pope. Ayon sa kanyang Affidavit of Identity, ang tunay na pangalan ng Haring Emperador ay Tiburcio Villamor Marcos at ang initials na LSM ay ang kanyang codename Leo Steve Marcos. Leo ang kanyang zodiac sign. At ang mga numerong 666 ay patungkol sa mga ginto ni Haring Solomon na nabanggit sa Biblia. Dahil sa kanyang dugong bughaw, ang Last Will and Testament ng Hari ng Espanya ay nagpatunay na siya ang pinamana sa lahat ng ari-arian nito kasama ang isla ng Saba. Dahil dito, siya ang nararapat na hari. At bukod doon, ayon din sa kanyang affidavit, si TVM ang nagmana ng pamumuno mula sa 12 emperador ng mga Romano. Nakamamanghang katayuan ng isang Pilipino, kaya marami ang naniniwala na ang hari ng Pilipinas, si Emperador TVM ay ang siyang susunod na presidente ng Pilipinas. Gaano kayaman si Emperador TVM? Ang kahirapang dinadanas ngayon ng buong mundo, lalo na sa Pilipinas, ay masaklap sapagkat marami ang nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Marami rin
ang buhay na nawasak. Kaya naman ang halalan sa susunod na taon ay mahalaga para sa buong sambayanan. Kaya mayroong naniniwala na ang kandidatura ni Emperador Tiburcio ay ang pag-asang hinahanap ng marami. Dahil ang kanyang walang katumbas na kayamanan ang mag-aahon sa kahirapan ng madla. Gaano kayaman si TVM? Kinumpirma ng emperador na siya ang nag-iisang may karapatan sa mga nakadeposit ng gold bullion sa 15 central banks. Kasama dito ang Central Bank ng Antigua at Barbuda na mayroong halagang 100 bilyong dolyares. Sa Australia, 350 bilyong dolyares. Sa Bahamas, 100 billion. Sa New Zealand, 60 trillion. Sa Canada, 800 sextillion. At marami pang bansa. Ayon din kay TVM, bilang hari ng King of Recognized Asset Nations, siya ay ang nag-iisang tagapagmana ng sobra sa 1 trilyong toneladang ginto. Bukod sa siya ang tunay na hari ng Espanya, emperador ng Romano, siya rin ang tunay na hari ng bansang Inglaterra. Walang duda na mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na pag pinagsama-sama ang lahat ng kayamanan ng kataas-taasang hari ng Pilipinas, si Emperador Tiburcio ay mayroong pera na sobra pa sa 900 octadesilyong dolyares. Kung nahihirapan kang magkalkula, ito ang sabi sa marketplace.org na ang halaga ng planet Earth sa pera kung ito ay bibilhin ay tinatayang mayroong presyong 5 quadrillion dollars. Ibig sabihin, kung pepresyohan ang mga planeta sa ating solar system base sa presyo ng ating planetang daigdig, hindi lamang kayang bilhin ni Emperador TVM, hari ng Pilipinas, ang 14 na planeta, ang araw, mga 200 buwan sa ating solar system. Kaya din itong bilhin, pati ang mga planeta sa solar system ng Alpha Centauri A at Alpha Centauri B. At kung ipamamahagi naman ang kanyang 900 octodecillion US dollars sa bawat tao ng 8 bilyong populasyon sa buong mundo, lahat ng pulubi sa Pilipinas ay makabibili ng tig-isang dosenang planeta. Bakit marami ang hindi naniniwala dito? Ang kayamanang ibinulgar ng hari ng Pilipinas ay nakapananabik, lalo na kung ito ay pamamahagi sa bawat Pilipino. Si Emperador TVM na mismo ang nagbigay liwanag sa mga kaalamang mahirap palampasin. Nakabibighaning kayamanang maglalagay sa hari ng Pilipinas bilang pinakamayamang sentient being sa buong kalawakan. Kung kaya naman marami ang sumusuporta sa kandidatura ng kataas-taasang hari at marahil popular din ito sa Kalye Survey. Sa kabila ng lahat, marami ang naghihinala sa kanyang kwento. Katulad ng pagiging anak daw siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa unang asawa nitong si Princess Enemicia ng Espanya. Dahil ayon sa kasaysayan, ang unang asawa ng dating Pangulo ay si Imelda Marcos. Isa pang dahilan ng paghihinala ay ang sinasabing inang prinsesa ng Espanya na makikita sa larawan. Ang tinaguriang pinta ni Princess Enemicia Cruz Villamortaliano ay ang painting pala ni Honorable Mrs. Graham na pininta ni Thomas Gainsborough noong taong 1757. Kung hindi ka makapaniwala, itype mo sa Google Honorable Mrs. Graham Paintings at ito ang lalabas. Ganon din ang sinabing larawan ni Haring Ferdinand VII ng Espanya na ayon sa British Museum ay namatay noong taong 1833. Ilan lamang ang mga ito sa dahilan kung bakit hindi lahat ng Pilipino ay boboto sa emperador sa darating na halalan. Ganon paman, ayon sa mga taga-suporta ng hari na ang tunay daw na nakaalam ng katotohanan ay ang pamilyang Marcos. Kung ganon,
kailangan alamin sa mga miyembro mismo ng pamilya. Heto ang sabi ni Amy Marcos sa isang panayam noong taong 2018. The Marcos resources came from the Yamashita Gold. There are those who say that they come from the Taliano clan. What? Taliano. That's one of the... It's all over social media. It's been all over social media for the past 5-7 years. It's one of the more popular theories to explain what appears to be the amount of resources that the Marcos family has, which is also largely been a matter of conjecture as to where it came from. So we'd like to give you that the chance. No, I'm not here to be an apologist for my family. I'm to be a candidate for the Senate. Yes, ma'am, we understand. All I'm saying is that there's no big mystery, and all these urban legends are lots of fun, and we deal with them as we do. Ayon kay Amy Marcos, ngayon lamang nito narinig ang pamilyang Taliano na pinanggalingan ng kanilang yaman. Heto naman ang sulat ng dating ginang Imelda Marcos sa National Bureau of Investigation noong taong 2019. Ang request to investigate alleged fraudulent persons. Mababasa na ang pangalang Tiburcio Villamor Marcos ay nangunguna sa listahan. Ano't ano pa man ang katotohanan, matibay ang paninindigan ng hari ng Pilipinas. Si Emperador TVM ay may posibilidad na manalo sa susunod na halalan. Marahil sa inaharap, mabibigyang linaw ang mga salaysay at kontrasalaysay hinggil sa kataas-taasang may-ari ng Pilipinas na si Emperador Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pamumuno sa isang bansa ay hindi biro. Kinakailangan ng bawat isa na maging mabusisi sa mga nagnanais umupo sa pwesto. Hindi mahalaga ang kayamanan nito sa bangko, bagkus ay ang gawang kabutihan na mula sa kanyang puso. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.